Yun, ganun pala yun. Yun, o. Oh. Ginaganyan lang yan, Rick. Awa. I'm gonna stay right on the bright side. You know, what's up sa inyo mga kaungas? At tulad na nakita nyo sa intro, ang lutong, diba? So, for today's video mga kaungas, and today, magluluto tayo ng cochinillo. Yes, cochinillo. Bakit cochinillo? Kasi November na at malapit na ang Pasko, nasa kanto na. So ano pa ba dapat natin gawin? Magpapaturo tayo, puntahan na natin yung tao magtuturo sa atin. Let's go! 1 hour later. So yun lang ano mga kaungas, at tulad na sinabi ko sa intro, hindi naman tayo magdadamit ng ganito kung hindi tayo magpapaturo magluto ng cochinillo. Dahil ngayon ay magte-December na, kailangan natin ng paghanda, diba? So meron lang isang tao pwede magturo sa akin. Yun ay walang iba kundi si Kuya Dex. Pero nasa si Kuya Dex. Ang laki nito mga kaungas! Hindi ako kasya! Siyempre, Kuya Dex! Nag-request kasi baka may balente. Asya! Wala ko hindi. Nakita nyo naman po ang size namin, no? Oo nga. Kaibigan ba yan? Siyempre naman. At walang iba, Eric Chodoro ang nag-iisa. Mga Noy at mga kaungas, umpisa na natin tong ating cochinillo. At yan nga mga kaungas, naka-ready na yung ating cochinillo dito. Si, siyempre, walang ibang titira nito kundi si Eric, siyempre. Diba? Pero pakita muna natin sa kanila, Rick, kung saan pa nanggaling to. Makita nyo, pakita nga na sa kanila, Boylente. Espanya, oh, nagbabayan. Diba? Grabe. Nagbabayan, Espanya. Oo, Espanya. Hindi, ano ka ba? Anong Espanya? Dito sa Manila. Ah, Espanya, Sampalo. Alam mo, galing to sa Spain talaga. Ano ba naman kayo? Ano ba naman kayo? Ano, Sampalo. So, Felix, ano gagawin natin sa baboy na to? Siyempre, ngatayin na natin ang ganyan. Ilaw pa yan. Una-una, Rick, syempre hindi mawawala. Kailangan natin patuyuin po ng maigi yung ating cochinillo dito. This is a suckling pig. So, pot dry lang. Pot dry. Kailangan mo walang tubig yan na makikita dyan. Tapos, Kuya Dex, after natin ma-pot dry ito, anong gagawin natin? Syempre, titimpla na natin yan. Pero make sure na yung kabila is ma-dry out mo rin siya. Sige. Diba? And then, yun. Kailangan pala, tuyo-tuyo. Natural. Seryoso si Dex sa pagtuturo, ah. Oo nga, teacher. May grado ba ako dito, Kuya Dex? Oo naman, meron. Siyempre. Patay tayo dyan, Kuya Dex. Umpisa natin sa zero kagad. Zero, di ba? Dapat 100, tapos pabawas at pabawas. A little longer than a few minutes later. Okay na, Rick. Na-pot dry na natin yung ating suckling pig dito. No? Gagamitin natin sa cochinillo. Mm-hmm. Kailangan malasa ito ngayon ang lalabas dito. Una natin gawin. Ang ating rubbings. Okay. So, ano bang unahin natin? Maglagay ka ng asin. Napaka-importante niyan. Mga ilang ano to? Tatlo lang. Pwede na. Pwede na tatlo. So, tatansyahin mo na lang gano'ng kalaki yung baboy. Since this is around 6 kilos tong baboy natin, ganyan karaming asin. Okay na. Okay na to. Mm-hmm. Tapos next? Maglagay naman tayo ng pamintang pino. Pino? Teka, paminta. Mm-hmm. Wala ba sa labas yung paminta? Papaminta, pino. Okay. Pino, ano ka ba? Akala ko naman anong klase paminta yung lulutin. Yan. Okay. Ako yung nasa labas na paminta. Pampadagdag ng lasa, garlic powder, hindi mawawala. Siyempre. Yan ang sarap niyan pag lalo mas marami niyan. Siguro lagyan mo ng dalawa rin yan. Dalawa? Oo. Pwede yun, no? Ito po mga kaungas, basic na basic lang ginagawa natin. Pero I'll make sure na masarap ang kalalabasan ng kuchinilyo natin. Mm-hmm. Lagyan mo ng onion powder din. Yun. So isa lang? Isang scoop, pwede na. Pwede na yan. Okay. At syempre, para may kick, konting chili powder. Teka, naalala ko yung chili powder ah. Hmm. Di ba hindi na malakas ka dito? Naku, paborito ko yan, Rick. Basta mga mangang, maborito ko yan. Di nawawala sa pagkainan ko yan. So dadagdagan pa natin to. Syempre, okay na yan. Okay na to. Huwag mo nang dagdagan. Okay din. Tapos lagyan mo rin na Spanish paprika. Paprika. Since sa bagay galing Spain tong baboy, no? Kaya may Spanish. Siyempre, may ganyan talaga. At lagyan din natin ng rosemary. Yun. Rosemary. Ito, Felix. Okay, so ngayon haluin mo lang yan.
okay na yung rubbings mo, Rick, no? Ito na, along-alo na. Oh, ang ganda ng itsura, diba? No? Naamoy mo yung aroma niya? Oo. Diba, ang lakas ng amoy? Yan talaga importante dyan, eh. Mabango yung kalalabasan ng ating cochinillo. Susunod natin gagawin, maglalagay tayo ng olive oil dito sa pinaka-karni niya. Okay. Okay. So yung marang binder niya? Oo, mahalaga yan. Ito, no? Takan lang natin. Yan. Ayan. At syempre, Rick, alam mo gagawin mo ngayon. Ikakalat mo siya. Ikakalat lang natin ganyan. Parang ganyan lang. Yan eh, ha? Nakita mo naman, no? Kimi no toriko ni natte shimae ba kitto kono. Ako, ito yung kuchinilyo, mga nai. Tamay ko yan. Ito yun eh. Ayan. Lagyan natin yung parte na yan. Okay. Make sure natin na napahiran lahat ng olive oil. Itong pinakakarne, yung meat part na nakaangat. Mm-hmm. Oh, kasi dyan kakapitan talaga eh. Mm-hmm. Ano lang to eh. Itong gagawin natin ngayon na to, ito lang yung magpapalasa dito ng gusto sa kuchinilyo. Okay. 12 seconds later. From there, nalagay na natin yung olive oil. Mga kaungas, lagyan na po natin itong ginawa ni Eric na rubbings. So, yan. So, yan ang mulan to, Rick, ha? Pahit mo rin siya. Kalat-kalat mo din. Imasahe ko lang. Masahe mo. Para bumaon ng gusto yung lasa. Wala namang extra yun. Masahe lang. Masahe lang. Masahe lang. Okay. Alam mo naman, pag may extra, delikado tayo dun, Rick. Ay, siyempre. Several bad puns later. Okay na tong rubbings. Maayos okay, na din yan. So, ang gawin mo ngayon, Rick, iangat mo siya. Okay. Hawakan mo yung dalawang paa dyan. Para akong nagkakar ka ng bata. Siyempre. Ganyan parang, talaga yan. Pasensya na, anak ka. Lagay natin at baliktarin mo siya ngayon. Kailangan padapain mo na siya ngayon. Dapa. Yan. Sige. 1, 2, 3. Yan. Okay lang yan. Ayun. Ganyan talaga. So, makapapansin nyo mga kaungas, meron po tayo nilagay na parang bowl dun sa ilalim. Kasi, ang tendency po ng cochinillo, madalas dumadapa siya. Yung bang nababa na ano to, nakukuba, no, ang tawag. So ngayon, kaya natin nilalagyan ng ganyan para pag nalitsyon siya, maganda pa rin ang forma niya. Okay, next natin, i-chill muna natin to sa ref for about 15 to 20 minutes bago natin siya litsyonin. Balikan natin later on. Let's go! 15 minutes later. Oh, Kuya Dex, ito daw. 15 yun. Minutes na. Ayos, yan pa yung galing sa rep, ano? Oo, yan. Lamig pa niyan. Oo nga, ano? Teka, malamig talaga. Malamig pala talaga. Ah, yan, ako. Hindi ka naman kasama sa rep nung nilagay ito. Ay, hindi naman. Kala ako sumama kay. Ayan, tama. Maganda pa, ang lamig. Mga kaungas, magtataka sila, Rick, bakit nilagay sa rep? Bakit nga ba? Yun, ang magandang tanong dyan. Usually po, kaya natin nilalagay sa ref pagkatapos natin i-rubbings, yun yung paraan para lalong tumalab yung pampalasang nilagay natin. Para lalong pumasok. Yun. Mas malamig ang meat, mas madali siyang mag-absorb ng flavoring. Maku-cured lang. Yes, yun. Siyempre, na-preheat ko na rin yung oven, pero bago natin ilagay ito kay Kinito, lagyan muna natin ng foil yung mga tenga niya. Ito, foil. So, pwede, babalutan na natin itong buntot tsaka tenga niya. Correct. Ang aluminum foil. Kasi, foil. Yan yung mga parte dito sa ating suckling pig na mas madaling masunog. Ah, okay. So, yung foil, kaya pinofoil natin, makaprotektahan niya ba? No? Para hindi kagad masunog yung mga parte na yan. Lalo po itong tenga, madali siya matutumba. Ah, oo, kasi malipis lang eh. Correct. So, ganyan lang. Ganyan lang. Balutan mo lang ng maigi. Mga kaungas, tingnan nyo naman po. Napakaganda ng ating kakapalot. Kuchinilyo dito. Alam mo, sa Kuya Dex Channel, Rick, at mga kaungas, lagi tayong mayroong tradisyon na ginagawa. Uy, ito ba yung huwag mo sabihing alam ko na yan? Alam, palagi ko, alam mo na. Hawakan mo yung kapitan. At siyempre, bigyan mo sila ng isang masarap na cha-cha dyan! O Rick, napakainit na ni Kinito. Pwede na nating salang yung ating kuchinilyo, mga kaungas. So, teka. Suit ka ng gloves, siyempre. Kailangan gloves. Kaso, wala ka pang malaki-laki. Hindi ka siya. Ako na nga lang. Mambihira, ang laki ng kamay. Ang laki tao, ang laki pa ng kamay. Ano ba yan? Open sesame na yan, Rick. Si Kinito. Ang init! Init talaga yan, kaya kailangan naka-gloves po tayo at mag-iingat. Sabihin natin. Ayan. Umusok. So, sarado mo na. At yan, nasalang na natin ang ating kuchinilyo. Mga noy at mga kaungas, balikan po natin yan later on pag medyo mapula na, Rick. Okay. What follows is a brief construction montage.
We hope you enjoyed this brief construction montage. Makikita mo, ito na yung finished product yung tinuro mo sa akin. Ayan, kita-kita mo naman, ayan diba? Ayan na yung ating kuchinilyo. Oo, pwede na ba sa'yo ito? Tinuro ako? Ako naman, ha? Hindi lang sa akin pwedeng-pwede yan, ha? Dahil napakasarap sigurado ng kinalabasan yan. Tanong, papasa na ba ako sa'yo, kuya? Ay, pwedeng-pwede. Pasok na pasok. Ano ba ginagawa natin, diba? Ayan, siyempre, nako. Baka ang sa kuchinilyo pa si Eric, talaga mga kaungas, ha? Parang sign dito na masarap to is hindi mo gagamitan ng kutsilyo. Ah, hindi kutsilyo. Oo, ito ang gamit mo dyan. Lato. Lato ang pambibiyak mo dyan ngayon, so, di ba? Eh, napanood ko na to sa TikTok eh. Ito lang yun. Sige, panatang ko na. Sige. Dito da. Oo. Naku naman. Naku, ayun, nababa na. Naku. Wasak na. Ayan na. Nakaupo pa, walang perse. Walang perse. Tulungan mo na siya mga ano, ya? Yun, ganun pala yun. Yun, o. Oh. Inaganyan lang yan, Rick. Naawa kasi ako. Parang ako yung nasaktan. Naawa pa siya eh. Ngayon, yan po mga noy. Pisaan na natin yan. Ang ating kuchinilyo ngayon. Courtesy, syempre, ng ating kaibigan, Eric Chodoro. Naku. Natuto rin ako paano magduto. Sakto-sakto, mag-deliver na, no? Sakto yan, no? Sakto to. Sa mga kaungas natin dyan, baka magtanong sila, Rick, yung tungkol sa oven. Kasi in-oven natin to, eh, no? Siguro may maliit na oven, pwede naman. Kasi maliliit lang naman ang size, eh, no? Correct. Yun! Eh, binyagan na natin to. Ako, umuha ka na dyan. Eh, teka. Ayan. Wow, ulit sa harapan. Ito. Ayan, umuusok to. Oh. Init. Ayan, oh. Mahirap pala hawakan to. Mainit. Oo, mainit pa. Ito yung balat, eh. Okay. Ano mo naman yung kuha mo sa kuha ko? Alam na, diba? Teka, wala muna sa usapan, ha? Okay. Okay. Mmm. Mmm, sarap, oh. Malutong, malutong. Malutong. Mmm. Mata lang ko nasa likod si Boy Lente. Boy Lente, tara na, let's go. Sige, kayo lang na. Ito, may sausawan o. Yun, yun o. Yan ang mga kailangan natin dyan. Ito, favorito ni Dexter, pink sauce. Yun o. Pink sauce, tapos kutsinilyo. Kutsinilyo. Seryoso nga kanina, tinuturuan ka eh. Ayoko. Seryoso eh. Ay, mainit. Ayan, ano yung magkasalubong ng nilay habang tinuturuan ko. Mga kaungas ha, hindi ko pumawakan na maigi pa kasi mainit pa po. Grabe ha. Ako sa mga noy natin dyan na nakakapanood po ngayon, ito po ang kaibigan natin si Eric Chodoro. Pwede nyo po mag-subscribe dito sa channel niya. Mm-hmm. Nako, welcome na welcome kayo dyan. At sa mga kaungas ko dyan, mm-hmm, syempre huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe kay Kuya Dex. Ayan, ganun lang tayo magmahalan dito, diba? Hilahan, pataas. Mm-hmm. Yeah. Pangat. Pero ngayon, hinihila namin, babu, yung kuchinilyo. Ayan, hilahan. Ayan, ito mo sa, yan o. Nako, yun. Yan o. Ito po,
Ay, sigara ba, mga kaungas? Yan, yun, eh. Ah, bago tayo maglantakan ng gusto to, Rick. Sa mga kaungas natin yan, cheers po sa inyo lahat. Cheers sa inyo. Ah, grabe sa. Bagay na bagay. Lechon, beer? Parang nag-worry ako, beer na lechon. Lechon? May nakaantabay naman dyan eh. Nakaalis na ba? Kasunod dextrose. Ayan eh. Ang sarap ng balat. Ang sarap pa. Kasi yung laman niya, masarap yung laman niya. Mungin. Kasi hindi ako makadukot dahil mainit. Mainit na? So Kuya Dex, malapit ka na mag 100,000 subscribers. Naku, grabe na. Ayan na, nasa kanto na ang silver play button sa inyo ni Boy Lente. Diba? Nasa airport na nga. Nasa airport na, susunduin nyo na lang. Naku. Ah, maraming maraming, ayan, gusto ko na pasalamatan din yung mga supporters ko sa Kuya Dex channel, mga Noy ko dyan. Maraming salamat, hindi naman mangyayari kundi dahil sa kanila, no? Ayop, kung paano nyo po ako minahal, sana ganun din po kay Eric Jodoro. Yan, naku. Yan. At siyempre, hindi naman natin hilig mag-ila ang pababa, diba? Kung ano yung angat mo, masaya tayong lahat doon, diba? Correct. Talaga yun. Masaya kaya pag nakakita kayo sa YouTube at tropa mo na umaangat, diba? Kagaya nitong tropa mo dito na may pink sauce, oh. Tapos, ay, nako. Ganyanin natin, oh. Sarap. Bago rito, na-miss ba yun, oh? Ito, na-miss ko to. Na-miss ko yung pink sauce? Binuwat ko nga, ewan. Ang sarap. Nakakatuwa ka. Sa tingin mo, kaya mo umubos ng isa niyan? Hindi. Hindi yan? Oo. Hindi. Ako naniniwala. Jumpera ng kutsinilyo, no? Ah, hindi naman kasi siya. Normally po. Init naman, grabe. Hindi ba ako tubal? Ang kutsinilyo po kasi mga kaungas is suckling pig siya, di ba? So, technically, maliit po talagang baboy na ang ginagamit sa kutsinilyo. And it so happened, this particular na ginamit nating suckling pig ngayon na imported galing Spain. Ayan. Ito yung nakikita ko sa YouTube. Ay, pag hinahila ako ng ganyan. Ayan ang maliit na Cristo Pata. Ayan, di ba? Ayan, nung pisahan na niya. Ay, ito na. Nagagalit na. Tatapres. Makaka-uwi pa ba ako ng tundo nito? Ang sarap ng lasa ng karne din, no? Like, tingnan mo. Kasi yung nilagay mong rubbings kanina. Tapos nilagay natin sa rep. Chinil natin. Ang tendency ngayon, tumalab dun sa karne. Pumasok na sa loob na loob. May mga hibla ng karne niya. Ito na po yun, no? Wow! Nawawasak eh, no? Grabe, oh! Ang lambot niya. Oh! Nasasabahan mo ng malamig na Crazy Carabao. Ako, nakalimutan na natin yung Crazy Carabao. Crazy Carabao, actually. Namapak na naman tayo. Actually, first time kong nakainom ng Crazy Carabao, ah. Masasarap mo sa Crazy Carabao. Panalo, masarap siya. Sarap na. Hindi siya yung typical na lasa ng beer. Beer, bang iba. Pakita ko lang sa kanila yung buto. Nakapaungas natin dyan. Ito po yung ribs. Maybe back ribs yan talaga yun. Yung liliit na lang. So siguro nga mga kaungas, hanggang dito na lang itong vlog na to. At habang nag-i-enjoy pa kami, kasama ko si Boy Lente, si Kuya Dex. Ayun! Again, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel to, please click mo na yung subscribe button at notification bell. Yun o! At pakishare mo na rin at pakilike ang video na to para sa mga susunod naming upload, ma-notify na kayo. Naku, so again, ang lagi kong sinasabi sa inyo mga kaungas, stay safe, be inspired, keep motivated, and keep bouncing. Again, my name is Eric Chodoro. Have a nice day. Goodbye! Yeah!